May napili na kaming mga kalaban mo sa debut fight mo. Ha? Tagani si Kawajit. Siya si Yusuke Oda. Ano ka mo? Si Yusuke Oda? Kilala mo ba siya, Mr. Takamura? Hindi. Ito talagang gorillang to! Si Oda? Sino bang Oda yun? Si Yusuke Oda. Ay, hindi ko rin kilala. Yeah! Nakakasar ka talaga? Akala ko pa naman, kilala mo na siya! Yusuke Oda, 21 years old. Ang record niya ay 3 panalo, lahat knockout, at meron din siyang 2 talo. Ang lahat ng knockout niya ay puro right straight sa early rounds, kaya dapat kang mag-ingat sa kanya. Ito na ang debut ko. Honoy po! Ayos ah! Ang balita ko, malapit ka ng lumaban! Aray! Aray! Masakit ka, Mr. Aoki! Balita ko si Oda ang mga kalaban mo. Kilala niyo po ba siya? Oo, dati pareho kaming junior lightweight. Di ko alam, level 4 pa rin pala siya hanggang ngayon. Junior lightweight? Ibig sabihin, mas mataas siya sa akin ng isang division. Hindi kasi umaangat ang karir niya, kaya bumaba siya ng division para umasenso. Kahit mas mataas siya sa iyo ng isang division, hindi pa rin siya nagbago. Kayang-kaya mo yun! Oo. Siguro nga kaya ko siya. Pero, mas mahaba na ang experience niya. Hindi ako pwede magpabaya. Oda! Saan ka na naman ba nagpunta? Umalis po si Oda. May roadwork po. Masyado naman yata niya ako pinahahanga. 3 oras na po siguro mula nang umalis siya. Sigurado ako. Nagbulakbol na naman yung walang kwetang batang yon. Alam ba kung sino? Yung pulis. Si Yuji, naalala mo nung high school. Akala ay mapulis na. Nakakatawa talaga. At alam mo ba, Reiko? Sinabi ko sa kanya na... Yusuke, sa palagay ko dapat bumalik ka na. Ha? Bakit? May laban ka, diba? Dapat siguro. Kinukondisyon mo yung katawan mo at hindi mo na dapat tayo nakikita. Hindi naman masisira ang kondisyon ng katawan ko dahil dito. Pero hindi ba, bumalik ka sa featherweight ngayon, paano mo makokontrol ang timbang mo? Huwag ka mag-alala. Kaunting papawis lang, sinisiguro ko sa iyong ayos na ang lahat. O baka naman iniisip mo ngayon na matatalo ako sa magiging labang ko. Ha? Hindi ko iniisip yun ah. Pero... Siguradong mananalo ko, huwag kang mag-alala. Ah, oo nga pala. Hindi ko matatalo. Talaga. Tatay! Ikaw talaga bata ka. Dapat nag-ensayo ka ngayon. Huwag kang naalis siya. Meron tayo pag-uusapan. Hay nako. Pagagalitan na naman ako ng tatay mo. Hangi, pinalam mo dun sa gym! Magro-roll ka! Pinagbigyan ka na nga ni Boss na bumalik sa featherweight para maging maayos lang ang karir mo. Tapos ka rin pa yung gagati mo! Hindi ka ba nahihiya? Tatay naman, huwag mo siya pagalitan. Isa ka pang bata ka? Bakit nakikipagkita ka sa lalaki niya lang? Hindi ko alam! Huwag mo na po siyang pagalitan. Saka tapos naman po ang pag-roadwork ko ngayon. Nagkataon lang na nakita kami kanina, wala pa kami 10 minuto dito. Satanda ko lang ito, lalukohin mo pa ako? Baka naman po nagagalit lang kayo sa akin dahil doon sa huli kong laban. Uulitin ko po sa inyo, natalo lang ako sa desisyon ng mga hurado, pero kung titignan mabuti ang laban, hindi ako talo. Nakakasar, ikot siya ng ikot at takbo ng takbo. Kung nakikipagsabayan siya, o kahit sino pang kalaban ko, siguradong knockout siya sa right straight ko. Yan lang bang pinagmamalaki mo, bata? Ano bang knockout ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo pa rin alam kung anong dahilan kung bakit ka natalo sa uli mo laban? Yun ay dahil napakahina ang stamina mo, bata! Kung sa lakas na suntok at galing ang pag-uusapan, hindi sa uupra sa'yo. Kaso nga lang, hindi ka nagro-roadwork kaya 3 round pa lang lawit na dila mo! Ako pa naman ang trainer mo, tapos galong ka, nakakahiya! Pareho lang naman tayo ng naramdaman, ha? Pero kung tinamaan siya ng kanan ko, sigurado na naalo ko sa kanya. Nung manalo ka sa debut fight mo, Baynak, hindi ko may pagkakaila sa'yo, bata, na talaga humanga ako sa lakas ng right straight mo. Naisip ko noon na kaya mo maging national champion o kahit world champion pa. Pero mula nung lumaki ang ulo mo, masyado ka humanga sa sarili mo. At ngayon, isa ka nalang kaawa-awang boksingero. Akala mo hindi ka na matatalo dahil hindi ka na napapabagsak. Ngayon, tignan natin sa susunod mong laban. Baka makatikip ka na knockout. Ay nako, pwede ba namang mangyari yun? Eh ngayon pa lang lalaban yung tao. Isa pa, featherweight lang to. Yan ang akala mo. Pero balita ko, matinding suntok ang pinakita niya nung kumuha siya ng test. Sa sobrang lakas ng suntok niya, pwede siya ipasok sa kahit anong division. Tama-tama sa iyo yun, para mawala na yan kayabangan mo.
At siya nga pala, pag natalo ka dito, huwag ka na kumasang meron pang susunod na laban! Hindi ka na kayang suportahan ng gym! Kung ako lang, hindi na kita kayang pagtsagaan eh! Huwag ka na magpapakita doon! At ito, tatay mo! Sa buong buhay ko, hindi ko pinangarap na magkaroon ng manugang ay responsable! Kung hindi ka magpapakita ng tsaga, huwag ka na rin magpapakita sa aking anak! Tara na! Ano, bata? Sige pa! Kaya ko pa yan! Sige, isa pa! Isa pa po, manong! Pinabilib talaga ako ng batang ito. Grabe ang training niya. Oo nga, si Oda lang naman ang kalaban. Sobra naman sila. Kaya ko pa! Isa pa! Bakit, Reiko? Ha? Malalim ang iniisip mo? Ah, hindi naman. May problema ka pa? Ah, wala. Huwag mo kitindihin. Tuloy kayo! Okay! Kompleto tropa! Malapit ang debut fight nitong mokong na to eh, kaya magpakain ka naman dyan, kaibigan! Oo, sige na! Sabi ko naman sa'yo, bata, huwag mong problemahin yun. Bakit ba? Ito kasi, masyadong iniisip yung magiging kalaban niya. Sabi ko naman sa'yo, kilalang kilala ko yun na walang tsaga. Kayang-kaya mo yung si Oda. Pero kung sabi nyo, galing siya sa junior lightweight, hindi ba? Kaya sigurado ako, malakas siya sumuntok. Panaykain lang alam nun, bata. Siguradong kaya-kaya mo yun. Tsaka ang third round lang yun. Nauubusan na agad ng gasolina. O kumain na kayo! Akala niya, magaling na siya. Hindi naman talaga sa boksingero, kundi payaso. Level 4 lang siya. 3 wins, 2 losses. Tapos magyayabang siya dito pang world class na siya. Nasisira na talaga yung mokong na yan. Ah, pero... Kung nag-aalala ka pa, uhulaan na lang kita, bata! Ha! Yan na naman! Magaling po ba siya mahula? Hindi ko alam kung paano niya ginagawa, pero lahat ng hula niya nagkakatotoo. Ha! Mula ngayon, wala kang problema, bata. Dahil ang lumabas na card ay yung pinakaswerte. Talaga? Sigurado po kayo? Ano tinatawa-tawa niyo dyan, ha? Ha? Reiko, ba't nandito ka? Wala naman. Tapos sa mga pag-iensayo mo? Parang marami pa nag-iensayo sa loob ng gym, ha? Siyempre, mahihina yung mga yan eh. Kaya kailangan talaga nila ng practice. Akala nila gagaling pa sila. Hindi ka tulad ko, may natural na talent. Ano bang problema mo, Reiko? Totoo bang sinabi ni tatay? Hindi ka pa talaga nag-iisip? Sandali! Totoo yata, puro salita ka lang. Para tuloy ayoko na maniwala sa sinasabi mo. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Reiko? Tapos na tayo. Ha? Huh? Matagal ko nung pinag-isipan ng bagay nito, Yusuke. Ang plano ko pag natalo ka. Tsaka ko lang sasabihin. Hindi ko na kasi alam kung ano totoo sa sinasabi mo eh. Hindi ko na kayang tagalan. Ano ka ba, Reiko? Sinabi lang mananalo ko. Basta panoorin mo lang ang laban. Ang susunod na laban? Kanina may nakita ko mga tao. Nag-uusap sila. Kasama yung makakalaban mo. Alam mo ba kung ano sinabi nila sa'yo? Pista ka na, payaso! Wala kang pinatpat! Ano? Yusuke, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan nung nagsisimula ka pa lang. Dati, ikaw laging huling lumalabas ng gym. Oo, isigaw laki ka, pero kapag boxing na ang pinag-uusapan, sumiseryoso kang bigla. At ang daming umahanga sa'yo. Alam mo,
Yun yung Yusuke na minahal ko. Miss ko na siya. At sana lang, bumalik siya at magkasama kami muli. Sandali! Tamang-tama sa'yo yun. Para yung kayabangan mo mawala na. Isa ka rin, payaso. Wala kang pinagpat. Umanda ka sa akin! Mr. Takamura, bakit kanina nagtawanan kayo ng malakas? Swerte naman daw yung lumabas sa baraha, hindi ba? Alam mo ba yun siya, okay? 100% lagi tumatama ang mga hula ng tao yun. Hmm? Kaya nga lang, palagi baliktad ang resulta ng mga inuulaan niya! Ano ba? Huwag ka nga atras! Sugod lang na sugod! Tapos, hop down! Hop down! Huh? Anong ginagawa mo dito? Istorbohin mo lang kami! Ang mabuti pa, buwi ka na lang! Makulit, ha? Ano ba kailangan mo? Coach, may kami. Huh? Ano yun? Gusto kong talunin si Ipo Makonochi. Pwede niyo ba ako turuan kung paano ko gagawin yun? Ano ka mo? Kayo na rin nagsabi noon na matindi tong kanang ko. Turuan niyo kung paano ko ito pakikinabangan. Ay, naku, Yusuke. Ang hirap sa'yo. Puro kanan lang ang laman na utak mo. At tunay na buksingero, ginagamit yun ang kaliwa. Oo, yun nga. Turuan niyo ako. Paano ko gagamitin ang kaliwa? Hindi ko sa kailangan pabagsakin. Basta manalo lang, okay na yun. Nakakagulat ka naman yan. Hindi ba puro nakaw't ang gusto mo gawin sa mga kalaban? Oo, tama ka. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang paniniwala ko. Pero kailangan ko talagang manalo sa labang ito, coach. Kahit split decision, paeg ako. Kahit anong paraan, basta manalo lang ako dito. Kung talaga seryoso ka, bata, walang problema sa akin niya. Total, ako naman ang trainer mo. Sige, bukas na lang. Hindi, gusto ko. Ngayon na. Ano ba sinasabi mo ngayon, ha? Hindi mo ba ako naiintindihan? Gusto ko ngayon na. Sabi mo kaliwa, di ba? Turo mo! Itad ka, sandali! Alam mo, okay din yung ginagawa mo pag-training. Kaya lang, baka naman nasosobrahan ka na. Ah, hindi naman po. Sa tingin ko, kaya naman ang katawan ko ang ginagawa ko. Pero ang totoo po niyan, medyo kinakabahan po ako. Kasi nalalapit na po ang araw ng laban ko. Sa tingin ko, hindi ko yata kaya maglihim sa inyo, Mr. Takamura. Hindi para kita maintindihan sa ginagawa mo. Basta ito lang ang lalaanin mo. Huwag mong abusuhin ang katawan mo para hindi ka magsisi. Opo. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hindi pwede yan! Basta jungle lang! Bilisan mo pa! Saan po kayo galing? Kasama ko si Yusuke. Nag-roadwork kami. Ha? Huh? Sinabihan ko lang na isang linggo na mahina ang stamina niya. Ngayon, napasubo tuloy ako. Siya nagsabi mag-training kayo? Akala ko nga, ingas ko na naman ang mangyayari eh. Isang linggo na to, balita ko, hindi na kayo nakikita. Ang sabi po niya, huwag na raw muna hanggang dumating ang laban niya. Talaga? Sabi mo nagsabi na huwag kayong magkita? Alam mo, mahusay talaga yung batang eh. Sigurado, kuya, sa ginagawa namin ngayon, muling lalabas ang talento niya. Ay, naku, bata, itas mong guard mo. Siguradong tatamaan ka ng right straight ni Oda. Sumunto ka sa katawan kahit pilit. O sunusunurin mo naman ang mga body blows. Ayos! Pagalawin ang katawan tapos kombinasyon sa ulo ng kalaban. Opo! Okay yung body blows mo, ha? Level 6 na ako, pero nagagawa pa rin ako atakihin ng ganun, bata! Marami pong salamat! Bata!
Boxer Makunochi, 124 pounds. Okay yung weight. Next boxer! Oda, 124.5 pounds. Walang problema, pasok pa rin sa featherweight division. Mukhang ngayon ko lang uli nakita ang ganyan kaganda ang katawan mo, Yusuke. Okay ya! Ano bang pinaporma-porma mo dyan? Kailangan mo siyang batiin. Kahit papano, senior mo pa rin siya. Opo. Magandang araw. Kumusta naman po kayo? Ako po si Ibo Makanochi. Ah! Payaso pala. Tingnan na lang natin. Manong, akala ko ba sabi niyo walang tiyaga yung mga kalabang ko? Eh bakit parang hindi marunong magpahinga yun? Tama ka. Sa ganda ng katawan niya, sigurado mong mataw siya. Oh, bukas na nahapon ang laban mo, ha? Kailangan mong magpahinga hanggang bukas. Opo! Debut fight ko. Dumating na rin siya. Sa wakas! Kala ko ba gusto mo maging katulad ko? Dapat patunayan mo desidido ka. Sige. Tuturuan kita kapag nagawa mo. Ipakita mo sa akin. Handa ka na ba, Boxer Makunochi? Halika. Opo. Tama na yan! Tayo na! Opo! Oh, yun na siya! Kayang-kaya mo yan, Ibo! Ano, Ibo! Ah!
nito. Nandito na ako sa ring, kinakabahan pa rin ako. Kailangan ko mag-concentrate. At ngayon, ang unang laban sa gabi, Featherweight Class, 4 rounds!